karena umi kagak mau cerita, bilang Rina deh. Tapi kagak masih kompor, dokter menilai dosis kali dulu. Saat tim ulung dulu, bilang lebih anti dulu. Saat tim ulung barang jai, bilang bala, bilang antum bilang. Saat tim mengamati usai dulu, dulu. Saat tim mengamati mana nama nama bilang, atau mengapa aku masih di kompor terus. Sama kebanyakan kau saat ini lahat. Berakhir yang terkejut, bersejasi semua pengarap, tapi tetap semua pengisujur. Anak wabak ini bisa dikenapa di dunia sejasi tak meletak. Aku bisa dikenali, aku bisa dikenapa di dunia sejasi tak meletak, dan bisa katanya memang tahu masih lemah, mencoba, dari kita tahu tak tiba yang lho, sepanak semua tersubuk membuang. Amin tahun ketahuan maka arah semua hendakin para lain. Bumi, tinggi terlalu mengani, bakun merami tayo kini naang dogin, at higit sa lahat, pinagalakan tayo ng COVID-19 pandemic. Sa nakalipas na 2 taon, hindi naging normal ang takbo ng ating pag-aaral. Naalala ko nung unang malaman ko na hindi na muna tayo makakapasok sa paaralan, ay napaisip ako. Hanggang kailan kaya? Paano na kaya ang aming pag-aaral? Hanggang sa isang linggong lockdown ay nag-iisang buwan, at ang isang buwan ay umabot na ng taon. Mahirap. Yan ang salitang naglalarawan sa mga taong hindi kami nakapasok sa paaralan. Sa panahong hindi kami nagabayan ng aming mga mahal na magulang. Sa mga oras na hindi kami nakatungtong sa sintang paaralan kasama ang aming mga kaibigan at kaklase. Mahirap mag-aral kung walang guro na nandyan sa harapan at nagpapaliwanag. Mahirap unawain at sagutan ang mga aralin at gawain na ibinibig ng paaralan dahil sarap kami sa gabay ng aming mga pangalawang magulang. Iba ang kaligad ng informasyon na nagmula sa mga guro kumpara sa simple pagbabasa ng module na paghanap ng mga materials online. Kaya kung isang bagay na nakagtatubo ng dahil sa pandemya, iyon ay kakahalagahan ng mga guro at kresino at anong pati na sabihin natin mga mag-aaral. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, napatunayan ko at ang mga kapwa ay magsisipagtapos na sa bawat batang may pangarap, wala akong imposible. Opo, mahirap mag-aral kung walang mabay ng guro, ngunit hindi ito sa paglagaylan upang tayo ay tumigil sa pag-abong ng ating mga pangarap. Ilan yung araw na ito? Isa tayong buhay na patunay na ang pagiging masigasit ang muta ay magdudulong sa atin na maabot ang mga nais na kinsabuhan. Kasama sa pag-aaral ang hirap, at nagkasa sa ating mga Pilipino ang pagiging masipag at masaga, kung kaya, kahit nagsara ang mga paaralan at naging limitado ang servisyo nito, hindi ito nagigyad lang sa ating pagkatuto. Kaya sabihin nyo sa mga katabi nyo, proud ako sa iyo dahil tinaya mo. Proud ako sa iyo dahil tinaya mo. Ang pagtatapos natin sa araw na ito ay unang hakbang pa lamang sa mas malaki at mas malawak na pagsubok na ating kakaharapin sa panabot ng ating mga pangarap. Kasama sa pag-aaral, kasama, kaya kung may nais man akong iwan sa mga kapwa ko magsisipagtapos, iyon ay ang palaging piliin magpatuloy. Magpatuloy sa buhay, magpatuloy sa pangarap, kahit gano'n man kabigat o kahirap ang maging daan, dahil walang magandang bagay na nakukuha ng madalian. Lahat ng magagandang bagay ay nakukuha kung tayo ay patuloy na magiging masigasig at magtag sa mga ibabatong pagsubok. Palagi rin natin naiisipin na sa bawat pagsubok na ating kakaharapin ay hindi tayo nag-iisa. Dahil nandiyan ang Panginoon upang tayo ay tulungan sa anumang bagay. Sa lahat po ng ito, taos puso po ang aking pasasalamat sa mga mahusay na guro, sa mga mapagmahal na magulang,
at sa mga tao naging kabalikat ko, upang ang tagumpay na ito ay aking makantay. Maraming salamat po at magandang hapon po muli sa ating lahat.